Yan, bagong project. Kaso 2 days lang kami dito. Ito na yung binutasan nila. Hanggang dun, tatagos dun. Dun. Tapos siyang ipapasok. Ayun eh. Yan. And, yung magiging kanal. May makina. Una makina, tapos sunod to. Yan. Tapos tatagos dun sa kabila. Kabilang dulo dun. Yan. So, bukas na kami titirahin to. Sa first time kong makakita ng ganitong makina. Yan. Kung makapansin nyo yung dulo, may ngipin-ngipin. Hindi yan ganyan yung ginagamit namin. So ibig sabihin yan, matinding bakbakan nangyayari. Kung papansin yung paligid, panibundok. So ibig sabihin, matigas. So kaya ganyan yung gagamiting makina. 7 hours later. Laki ng makina. First time ko makakita ng ganito. Iba rin yung machine na ipapasok. Medyo malaki. Medyo komplikado siguro to. Hindi ko alam. First time eh. Check natin. Ayan, binababa na lahat ng mga gamit. Ito yung mga pipe tsaka mga hose. Walang jo, mabibigat to. Sure pa lang, kakapal lang ano. Ayan, baba ulit. Ayan yung mga gamitin namin. Yun. Eventually. Yan, umulan, umaraw, tuloy pa rin trabaho. Yan, binababa na yung patungan ng tagatulak ng machine, ng jockey. Yan. Doon sa lalim yung operator. Yung kami lang yung tagababa. Alright. Yan, binababa na yung jockey. Medyo, ano lang, mahirap kasi saktong-sakto sa butas. Malaki. Yun, nakababa na yung jack. Kung mapapansin nyo yung lubed. Yun yung magiging basehan nila. Kasi dyan nila isesentro yung jockey. Yung makina na. Yan, pantulak yan. Pantulak. Eventually. Ayun, tara na. Mag-withdraw na. Si Mrs. Wow. Yan, sa company ko, wala kaming overtime. 8 to 5 lang palagi. Tapos, may yakin o panggabi, kumbaga. Tapos, mas malaki ang sahod pag sa ibang lugar ka mabibistil mo. Oo, ATM ko, nasa asawa ko. Hindi ko siya hawak. O, alam niyo na. Pag mag-aasawa ka ng Vanessa, yung ATM niya, surrender niya sa asawa niya. Ayun na. Nakahihintay. Magkano kaya? Ayun, medyo makapal. Ang alam ko dyan, nasa 20 plus yung sinahod ko ngayon. So, yun. Sa isang buwan, ganun yung sinasahod ko. Ayun, so may idea na kayo magkano. Time to send money naman sa family natin sa Pinas. So, pinapatala ko maabot siya ng 7 to 8 lapad kada buwan ng sinisend ko sa mga anak ko. Yung ganyang sahod dito sa Japan, kung sahod ka ng 20 to 25, mga ganyan, normal lang yan. Mababa pa yan, kumbaga. Pambayad mo ng bahay, pagkain, kuryente, tubig, ilaw, pang send, may konting pampadala sa pamilya, saktong-sakto lang yan. Yung ganyang sahod dito sa Japan ko, tapos kung iisipin nila, malaki ang sahod, no, nagkakamali po kayo. Hindi po ganun. Malaki rin po ang malaki yung cost of living kaya sa Japan. Huwag po kayong mag-iisip na malaki ang sinasahod. Kasi napupunta rin sa lahat ng bayarin. Ito yung sinahod ko kanina. Ano ba yung pinadala sa Pilipinas? Yung the rest nito, pambahay ng bahay, tubig, pagkain, tapos yun, alawas ulit sa isang buwan. Parang ano lang din.
Pilipinas lang, yung sasawad ko ng 15k, yung pambayo ng bahay, saktong-sakto lang. Walang sobra, promise, as in. Ayun! Ayan, so sa mga nagtatanong kung magkano ang kinikita ko sa ganitong trabaho, tagagawa ng kanal. Medyo mayroon yung trabaho, komplikado. Kung hindi ka familiar, kung hindi mo alam, mahihirapan ka. So, ganun din naman ako nung una, hindi ko alam. Tinuruan lang ako paano gawin. So, ngayon medyo okay na rin. Magkano ang sahod? So, sahod, maabot lang ng 22-23. Ganun lang yung sahod ko. 23 lapad to 22. Sa isang buwan. yun. Kala nyo mataas, kala nyo malaki, hindi. Palit lang yun. Kasi kung dito mo sa Japan gagamitin yung perang yun, maliit lang. Maliit lang kasi pambayad mo ng bahay, renta sa bahay. Wala namang kaming permanent na, o hindi naman namin sarili yung bahay. So, renta, magkano renta? Malaki din. Ultimo parking lot, meron din. Bayad mo sa tubig, kuryente, internet, yan. So, kung kwekwentahin mo yun, tax, parang ganun din lang. Saktong-sakto lang. Magkaka-extra ka man. Ang extra ko na lang is yung pinapadala ko sa mga anak ko. Ayan, so, nagpapadala ko ng 7, 8, ganun. So, yun na lang yung pinaka-extra. So, kung gagastasin mo dito talaga sa Japan yung pera na yun, maliit lang. Dati, yung nung trainee ako, ang sahod ko is 14 lapad. May overtime yun, pero pag wala, sham. Doon pala masaya na ako eh. Doon sa sahod na yun, masaya na ako. Kaso, maliit. Maliit pa rin yun, maliit. Eh, nung tumas ng konti, ngayon sahod ko, lalong nagkulang, lalong sakto lang. Hindi siya yung sahod na talagang saktong-sakto lang talaga. Kasi may madaming bayarin, madaming tax. Yun, ganun lang yun. Tapos, kung ang ideal na sahod talaga kung nandito ka, siguro nasa 30 to 40 yun. Malaking pera na yun, malaking sahod yun. Kung i-compute mo sa peso, nasa 150, 180, ganun siguro. Yan. Pero kung nandito ako sa Japan, yung mga nag-iisip na pag nasa Japan, malaki sahod. No. Kakamali po kayo doon. Malaki ang cost of living sa Japan. Kaya, huwag niyong isipin na kung nasa Japan, malaki ang sahod. Hindi po. Hindi. Mali yun. Malaki yung ginagastos dito. Yun lang. Sahod buwan-buwan. 22-23. Kulang na kulang pa. So, baka mag-assign na rin ako. Ano po ibang trabaho. Yung mas malaking konti sa para kahit pa paano. Kapag may pambili ng lupo.